Isinama ni Mrs. Medlock si Mary sa simbahan upang matuturaw tumino. Subalit sa di inaasahang pangyayari, nagkaroon ng gulo na sangkot si Mary at ang pusa nitong si Patty. Napag-isip-isip tuloy ni Mrs. Medlock na talaga ang pabigat si Mary dahil sa kapilyahan nito. Nang gabi din yun, kasalanan niyang lahat yun. Hindi ko lang maunawaan kung bakit inampumpa ni Mr. Craven ang sinto-sinto na yun. Ako, mabigat, masakit. Inampun ako dahil sa kabaitan ng isang tao. Hindi ko talaga alam. Sinto-sinto lang ako. Nabigla, naawa sa sarili. Patuloy sa pag-iyak si Mary ng... Ano kaya yun? Parang merong umiyak sa itaas. Kailan ka ba naman titigil sa pagmumukmok? Malamig na ang saha. Hindi ako makauwi dahil di ka patapos kumain. Dapat nga nagpapahinga na lamang ako sa araw na ito. Senyorita naman, kailangan ko na umuwi. Paano na ang pusa kong si Patty? Naayos ko ng lahat tungkol sa kanya. Talaga? Kailan nagsinungaling si Martha? Huwag na kayo magmukmuk dyan, senyorita. Tumayo na kayo. Martha? Pabigat ba akong talaga sa inyo? Sino namang nagsabi sa inyo niyan, senyorita? Ako ba'y... Masakit lang? Hindi yan totoo, senyorita. Sa katunayan, naaliw nga ako sa inyong katalinuhan. Talaga? Talagang talaga. Martha! Bakit ba? May nangyari pa sa'yo kagabi? Kagabi? Takot na takot ako, Martha. Ha? May narinig akong boses. Parang isang umiiyak. Ha? Hindi yun maaari. Baka naman guni-guni mo lang ang mga yon, senyorita. Hindi. Ha? Totoong may umiiyak. Dinig na dinig ko sa itaas. Talaga? Maaaring ang hangin lang ang narinig mo. Minsan kasi pag umiip ang hangin sa latian, parang tunog ng iyak. Baka naman yun ang narinig mo. Palagay ko, hindi yun hangin. Hindi ba mas gusto mo ngayong makita si Patty? Kung ganon, magpunta ka na sa ibaba at mag-almusal na. Ayoko yung kainin. Nakakahinayang. Kung sa mga kapatid ko yun, tiyak halos nag-aaway pa silang lahat sa pagkain yun. Aba, napakaraming nagugutom ngayon sa mundo. Bakit mukhang hindi malulusog ang iyong mga kapatid? Hindi pa kasi sila nagkakaroon ng pagkakataon na talagang busog na busog ang tiyan. Lagi silang gutom tulad ng mga lobong makikita mo doon sa latian. Ano bang pakiramdam ng matinding gutom? Ay, nakakagulat ka talaga. Ang gutom, yung walang laman ng tiyan. Pakiramdam mo halos magkadikit na ang iyong harap at likod dahil sa gutom. Tiyak, pag naranasan mo yon, hindi mo nahahayaang masayang ang pagkain sa mesa. Ito ang iyong pakatatandaan. Ang graso ng Diyos ay di dapat tinatanggihan ng isang tao. Siguraduhin mong di makakapasok si Patty sa loob. Baka malaman ni Mrs. Medlock tayong dalawa mananagot. Makakaasa ka? Patty? Bukas na hapon ang aking balik. Patty! Martha, tayo na! Oo. Bago ka pumasok, kailangan dalhin mo muna si Patty sa may kwadra. Alam na ni Sam ko anong gagawin sa kanya, senyorita. Tama yun. Ihahatid ko lang si Martha at mamimili na rin ng ilang gamit. Tapos babalik agad. Magkita tayo bukas. Sa ikasam na umaga darating si Binibining Makoy. Huwag mong kalimutang iwan si Patty sa kwadra bago bumalik sa loob para sa iyong klase. Oo na! Kaibiganin mo si Binibining Makoy, mabait siyang tao. Oo, umasa ka! Wala na sila. Patty, makakapaglaro na tayo sa wakas nang walang istorbo.
hindi ka siya nakita. Ano nga palang pangalan ng ibon na yon, Mang Ben? Ha? Yung kumakantang ibon, hindi niyo ba naririnig ang huni niya? Ngayon ka lang ba nakakita ng isang robin? Opo. Bumababa ba siyang talaga at yung tatawagin niyo? Oo, kilala ko ang robin na yan mula pa nung pagkasilag sa kanya. Ah! Aba? Aba, tignan mo. Bakit po? May problema ba? Bihira kasing mangyari ang ganyan. Mukhang gusto niyang magipagkaibigan sa inyo, senyorita. Talaga ikaw gusto kanya. Gusto niya ako? Talaga bang gusto mo akong maging kaibigan, Ibong Robin? Totoo ba yun? Hindi ko akalaing nakakapagsalita ka pala ng malamya. Mukhang nagbago ka na yata. Mabuti naman kung ganon. Ang aking Biblia? Mang Ben, kayo ang... Napulot ko yan. Salamat po sa inyo. Huwag mo nang iwawala pa, ha? Ah! Palagay ko ayaw na rin niya sa akin. Ah, hindi sa ganon. Gusto lang niyang kunin ang inyong pansin. Medyo may katandaan na nga pala siya. Hindi ko na siya dapat itratong sanggol. Nagpunta siya sa kabilang bakod! Meron pa kasing isang hardin doon sa likod noon at doon siya nakatira. Susundan ko siya doon! Hindi ka maaring pumunta dyan! Mary! Mary! Pinasaya mo akong talaga, munting kaibigan. Salamat sa'yo, Robin. Ha? Pati? Saan ka ba nang galing, Pati? Aba, bakit ka nagagalit dyan? Nasaktan ka ba? Kayo po ang may kasalanan, Mang Ben. Ginulat mo po kami kaya kami nahulog sa baging. Nakakainis po kayo. Makinig ka muna. Walang sino man ang maaaring umakyat dyan sa bakod. Bakit po ba? Dahil bawal. Yun lang ang dahilan. Isa pa, wala ka ring maaaring daanan papasok. Hindi niyo po ako mapapaniwala. Tiyak ko pong may daan pa rin dyan papasok. Wala talaga. Kahit papilitin mo, wala kang makikita isa man. Mag-aaksaya ka lang ng oras. Hindi dapat ito pakialaman. Makinig kang mabuti dahil mahalaga ang sasabihin ko sa'yo. Hindi dapat maging mausyoso sa lahat ng bagay ang isang babae. Naiintindihan mo ba ako? Nagugutom ka na ba, Pati? Ganun din ako. Siguro ito na yung sinasabi sa akin ni Martha. Senyorita Mary, ano kinagawa mo rito sa kusina? Wala naman.
Naghihintay na sa iyong kwarto ang iyong gurong si Miss McCoy. Naku, bilisan mo at baka magalit na naman yun. Dali-dalian mo lang ng pagpunta doon. Ano na nga bang oras, Hana? Abalas 9 na. Naku po, ano nang gagawin ko? Wala na akong oras para iwan sa kwadra si Patty, pero di naman maaaring. Mabuti na to kaysa mauli ako sa aking klase. Alam mo, nag-alala si Martha sa hindi mo pagkain ng marami. Pero malakas ka rin naman palang kumain. Wala siyang dapat ipag-alala. Maaga po akong bumangon kanina kaya nagkaroon po ako ng bagong kaibigan, Binibining McCoy. Siya nga? Sino namang bago mong kaibigan? Si Robin po. Isang ibon? Alam niyo po, palagay ko hindi rin makabuluhan si Mang Ben. Sino namang Ben? Yung pong hardinero dito sa mansyon. Kanina po may nakita kong hardin sa kabila ng pader. Huh? Tapos sabi niya wala rin kung daan papasok. Sabi rin niya wala rin maaaring pumasok doon. Hindi po ako naniniwalang may hardin na walang pintuan, hindi po ba? Kung ako ang tatanungin mo, wala pa rin ako narinig na ganun. Kaya pinilit ko talaga yung pasukin. Isa pa po, meron po akong narinig kagabi sa itaas ng mansyon na parang umiiyak na boses. Natatakot na po ako. Sam! Puntahan mo si Ben at paparituhin mo siya. Bilis! Masusunod po. Aba! Tiyak ako ang mananagot ito ngayon. Kahiya-hiya ang sumira ka sa binitiwa mong pangako, Mary. Hindi kita mapapatawad. Hindi ko po kasi kayang gawin na pagsabay ng dalawang bagay. Kung iniwan ko po siya sa kwadra, mahuhuli naman po ako sa klase ko kay Binibining McCoy. Mayroon po bang itindihin yun? Isa pa, hindi ka rin dapat nagagagawa ng kwento na meron ditong hardin na walang daan ang papasok at may umiiyak dito noong isang gabi. Sinabi pala sa inyo na Binibining McCoy? Hindi siya ang klase ng tao na pinagkakalatang sinabi sa kanya. Mapagkakatiwalaan siya. Kung ganun, paano niyo po nalaman? Dapat kong malaman ang lahat na nangyayari dito. Isa pa, sa tingin ko hindi ka malamang nagsisisi sa iyong mga kasalanan. Masamang espiritu ang pusa mo. Puro gulo ang dinadala dito. Ipinag-utos ko na kay Sam na itapon siya doon sa may latian. Doon sa malayong lugar para hindi na makabalik ang alaga mong pusa. Ginawa niyo po yun? Bakit niyo po ginawa yun? Wala naman po ginagawang masama si Patty! Tama ka! Ikaw nga palang may kagagawa ng lahat. Hindi mo sinunod ang utos ko. Pinatuloy mo dito ang iyong pusa. Sinabi ko na sa'yo hindi ba? Bakit pumanigan si Patty sa lamig? Saan po siya dinala ni Sam? Lahat ng ginawa ko'y para sa iyong kabutihan, Mary. Kung sasabihin ko ito kay Mr. Craven, hindi ka na maaaring tumitig dito. Nakuha mo bang ibig ko sabihin? Alam kong matalino kang bata, kaya maintindihan mo. Alam niyo po, dahil po ako isang pabigat, pasamit lang sa inyong lahat, isang sinto-sinto! Pabigat pa sa akin, sinto-sinto? Paano kaya mo nalaman ng ganun?
papunta? Tama. Pati, nasaan ka na? Sana makita kita. Pati, nasan ka na? Pati, nasan... Senyorita! Senyorita Mary! Sinabi ko na nga ba't ikaw? Ano pong problema mo? Tinapon nila si Pati. Baka naman nakita mo siya sa paligid, Deacon. Hindi, pasensya ka na. Sandali, palagay ko may ginawa ka na namang gulo, ano? Hindi na yung mahalaga sa'yo, ano ba? Bilisin mo nga ang pagtapos sa mga tupang yan. Hahanapin ko pang alaga akong pusa. Hinalulungkot ko pong sabihin hindi maaari. At bakit hindi? Bayan ng mga tupa ang Yorkshire. Kahit niya mga hari, walang magawa dyan. Ikaw pang isa lang babaeng masungit. Tiyak ko, mas lalo kang walang magagawa. Hindi nga ba't pastol kang tinatawag? Kaya utusan mo silang umalis. Bilis ngayon din! Hindi ko kaya. Hindi ako ang amo nila. Sila ang aking mga amo. Yun ang kailangan mong malaman. Ang hirap sa'yo, Deacon. Daig mo pa ang babae. Napakadaldal mo. Ang dami mong salita. Alis! Alis! Alis na kayo! Huwag! Huwag kayo lumapit! Lumayo kayo sa akin! Tulungan mo ako! Deacon! Tulungan mo ako! Hindi sila susunod sa'yo kapag ginaan mo sila sa maras sa paraan, senyorita. Ano ba pang dapat mong gawin? Tulungan mo nilang ako dito! Ano ba? Makipagkaibigan ka muna sa kanila at saka ka makiusap. Akong nako, masamang pangitain. Dumidilim na ang kalangitan. Malapit na pumatak ang malamig na ulan. Mabuti pa umuwi ka na. Hindi! Titiisin ko nang mabasa ako ng ulan at mamatay sa lamig. Kesa naman hayaan ko mawala si Pati. Ganun ko siya kamahal. Huwag ka magbiro. Talaga matutuloyan ka kapag naligaw ka dito. Sige na. Ako na lang ang maghahanap sa kanya. Alam mo, senyorita, hindi ko naman sinasabing ako lang ang maghahanap sa pinakamamahal mong pusa sa mundo eh. Oh. Huh? Hindi ba ikaw ang Robbie na nakilala ko doon sa hardin, hindi ba? Kilala mo siya? Oo, nagkakilala kami kaninang umaga. Matanong at madaldal siya at nakukuha lahat ng balita. Kaya kung nasaan man si Pati, tiyak malalaman ng ating mabait na kaibigang si Robin. Naku, senyorita, paano yan? Sabi niya ayaw niyang hanapin si Pati. Naway yata siya ni Pati kanina, kaya ayaw na daw niya makita pang alaga mong pusa, senyorita. Ha? Huh? Ang galing naman. Talaga naiintindihan mo siya, no? Robin, tinitiyak ko sa'yo na hindi ka na niya masasaktan. Hanapin mo na si Pati, sige na, para na lang sa akin. Parang awa mo na, sige na, Robin. Maaari ba? Tulungan mo ko. Deacon, ano bang sinasabi ng ibon na yan sa'yo? Maghintay na lang daw tayo. Tatarungin daw niya ang kanyang mga kaibigan ngayon din. Salamat, Robin! Ha! Ingat ka! Sabi ko na sa'yo. Pinag-alala mo lahat ng tao dun sa mansyon. Ngayon, masaya ka na ba sa nangyari? Ano problema? Wala ka naman. Wala ka naman to. Tayo na. Tayo na. Umuwi na tayo ngayon. Ah!